Jin. Taga Cebu kayo, di ba? Pero, nung una raw, ay palipat-lipat kayo ng bahay. Bakit? Pero sa Cebu lang din to. Actually po, Cebu po talaga may originally. Pero si Papa po kasi, he used to be a businessman. Nagsasurplus po ng kotse and parts from Japan. So, mahirap po kasi na malayo sa family. So, nag-decide po kami na susundan po namin si Papa sa Subic. Pero wala po kasing school. Kaya, lumipat po kami ng Manila. Okay. Mga ilang bahay ang napalitan, ang nalipatan nyo? Hindi ko na po matandaan, be. Po eh. Pero halos every year talagang lilipat-lipat po kami. Okay. Ay, hirap po. Mabuti hindi ka, mabilis mong na-acquire yun. Mabilis mong na-acquire? Acquire? Na-English? Na-acquire, na-adapt. Na-adapt pa. Yun nga po, kasi gusto ko lang po talagang sumunod sa parents ko. Okay. Kasi importante din po na magkasama-kasama ka po kami lahat. Pero dumating sa punto na nagkahiwa-hiwala yung ngipin ko, ha? Bakit parang ano nabasa ko? Hindi, dumating sa punto na mali yung basa mo. Na nagkahiwa-hiwala yung kayong magkakapatid, anong nangyari? What's the matter? Nung grade 6 po kasi ako, or grade 5, around, sorry po, hindi po ako sanay talaga magkwenta about sa life ko. Pero nung grade 6 po kasi, si Papa... 12 years old ganun. Oh, apo, yes. Si Papa pumunta po ng Japan. And then, umabot po na parang wala na po kaming communication sa kanya, hindi na po namin siya makontakt. And nahirapan na po kami as a family. So after I graduated, my mom decided po na umuwi po ako sa Cebu para mag-apply ng scholarship. And then, yun po, yung eldest brother ko pumunta din po ng Cebu. Pero hiwa-hiwalay po kami, nasa isang tita po siya, ako nasa isang tita naman. Tapos my second brother, he stayed in Manila with my mom para mag-varsity. So talagang gumawa po kami lahat ng paraan para lang po mapatuloy yung pag-aaral po. Kumbaga surviving talaga. Opo. Ang ginawa nyo talaga. So sa pagkakaalala mo, mga ilang years na wala si Pops nyo, nang wala kayong communication? Around siguro po mga 4 years or 3 years po. Kailan bumalik si Pops? Bumalik po siya nung 4th year high school po ako. Ah. Opo. One day lang nagising ako, tapos nandun na po siya. And I was very happy na nakita ko po siya ulit kasi finally magkakasama-sama na po kami lahat na magkakapatid. Kasi after ilang years na hiwalay po kami, we finally stayed in one home and I felt like si mama na lang po yung kulang. Kasi yung nung time na po yun na nagkahiwalay po kami magkakapatid, si mama, she had to fly to the States para po makapag-provide po sa amin ng family. Ano naging work ni mama sa States? She's a OFW. She's a caregiver po. Okay. Pero Jin, paano mo na-realize na hayaan na lang si Papa mo na bumawi sa inyo? Well, ako po talaga, gusto ko po lang po talaga na buo po kami as a family. Kahit naman po masakit sa akin yung nangyari sa amin na nagkahiwalay kami and late ko na rin po nalaman na broken family po talaga. I just took the chance to understand my parents, my mom, and my dad. Dahil kahit ganun man po, anak rin po ako. And gusto ko rin naman po talaga kasama yung parents ko. At kahit man po na ganun na medyo masama yung loob ko sa kanya and mayroon akong trust issues, tinatry ko pa rin po mag-connect sa kanya na magka-okay po kami lahat. Kasi mabigat po sa loob ko na hindi kami okay. Hiwa-hiwalay na nga po kami, tapos yun pa yung relationship namin. Tama. Tsaka family. Diba? Siya ka parents mo pa rin yan.